tayo pagandango, mga kasalanan ko'y iyo awit, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karma at patawarin mo ang kasalanan. Ako'y kaaway, o mahal kong Diyos, sa ayon sa'yo pagandang mo, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes Santo tayo, banal na araw, na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Jesus Nazareno. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mga ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idalagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, ang propita, gaya ng propita Isaiah, ay pinadala ng Panginoon gaya ng isang matalim na espada upang ipahayag ang katotohanan ng Diyos. At ang ating Panginoong Isus ay nagpapahayag na siya ay handa na mag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon at mayroong magtataksil sa kanyang mga kaibigan. Sa buhay natin, mayroong panawagan, mayroon din kuminsan ang mga panahon na tayo ay hindi naging matapat sa ating Panginoon at nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakulukuyan ng pagpakasakit ng aming poong mahal upang kami paginapating magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki, laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel,
Ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi. Ay gagawin kitang tanglaw na mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tang ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Pubusan ng tao, ma-inamin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagurihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at ang sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kay humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy mo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, kaya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kinakailangan sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga duka. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon'y mahayag na ang karangalan ng anak ng tao. At mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan sa anak. At gagawin niyo ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon?" Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paruroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon. Ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may ialay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, may ikatlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minahal ko, mga kapatid ni Kristo, nasa araw tayo na tinatawag nating mga mahal na araw. Panahon ang ating puso ay ating isentro sa ating Panginoong Diyos. Panahon na ating pagnanilayan ang mga mahalaga na mga bagay na kaugnay sa kaligtasan natin na nababatay una sa pag-aalay buhay ng ating Panginoong Hesus at pangalawa sa kanyang pagkabuhay muli. Ang tema po sa araw na ito, ito yung tinatawag na
ang bokasyon at ang pagtatatwa o pagtataksil. Tayong lahat ay may bokasyon o panawagan ng Diyos. Tayong lahat din ay tinutukso na magtatwa sa Kanya o magtaksil sa Panginoon. Sa salitang Hebreo, ang bokasyon at ang pagtataksil ay tinatawag na mixed disciple. At ang pagtataksil ay live good. O pag iano ang dalawa, iugnaing dalawa, sabihin lang, mixed way live good. Ikaw ay tinawag, ngunit ikaw ay nagtaksil. Sa salitang Griego, dahil hindi lang po Hebreo, ang lumang tipan, ang panawagan kay Isaias ay sa salitang Hebreo. Pero ang ating pagbasa sa bagong tipan sa ating Ebanghelyo ay sa Koinokona Griego. Sa Koinokona Griego, ito po ay tinatawag na Klesis Kripodosia, na nasali naman sa Latin ng itong Hebreo at Griego na vocationem et infidelitas. Na ibig sabihin, ang ating pagtugon sa panawagan ng Diyos at ang ating pagtataksil. Sa ating unang pagbasa, klaro po ang pinahayag ni Propeta Isaias na hinirang siya mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Tinawag na siya na maging lingkod ng Panginoon, ngunit sa kanyang buhay, napakahirap, parang nga siyang tinutudla na armas o na tinatawag na ang palaso. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, ang tanging gusto niya, ang pagsisikap na magtagumpay siya, na ipuhos niya ang kanyang lakas sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, gaano man ito kahirap at hindi katanggap-tanggap ng karamihan, sapagkat ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa mga mayaman, sa mga makapangyarihan, sa mga matanyag na tao, dahil sila ay mga hadlang pa sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa ating Salmong Tugunan, sa versikulo 15 sa Salmo 70, sinasabi na patuloy na isinaysay ng salmista ang dulot na kaligtasan ng Diyos. Itong kaligtasan ay salita ng Diyos na ipapahayag na lahat tayo tinatawag, na lahat tayo ay dapat hinirang ng Diyos, pero ang ating pagsunod sa kanyang panawagan, kaakibat din ang tukso. At ang tukso ay siyang magtulak sa atin, magbulid sa atin sa kasamaan na kung minsan tayo ay matukso na magtaksil sa panawagan ng Diyos na tayo'y mapa sa Kanya. Sapagkat ang pinapairal natin ng ating mga sarili, personal lang na gusto, hindi ang gusto at kalooban ng Diyos. Napalulong kasi tayo sa ating mga individual at personal lang na pagtingin sa ating sarili. Nakalimutan natin na tayong lahat tinatawag, tayong lahat, ulitin ko, tayong lahat, tinatawag na maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya sa kabila na hindi na natupad ang paghirang ng tao na maging bahagi sa nananalig sa Diyos, mismo na ang Diyos mismo ay gumawa ng paraan sa kanyang pagbigkas ng kanyang salita, ito'y nagkatawang tao, salamat ang mahal na Birhen Maria, at naging ating poong Hesus Nazareno, na siyang magpapahayag. Gaano kaseryoso ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, gaano
kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin hanggang siyang mag-alay ng kanyang buhay at mag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay magising, upang tayo mamulat na ang Diyos ay nagmamahal ng dakila sa atin. Ialay niya ang kanyang buhay upang tayo'y maging bahagi sa buhay na walang hanggan, buhay na ganap at ikasyasya. Kaya ngayon, sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, Verso 21 hanggang at 38, pinapahayag ng ating Panginoon, panahon na ng pagpaparangal sa Kanya. Akala natin yung pagparangal, bibigyan siya ng plaki, bibigyan siya ng pagpupuri at pagpupugay. Hindi. Ang karangalan o pagpaparangal sa ating Panginoon na siya ay dakpin, na siya ay pahirapan, na siya ay ipako sa krus, na siya ay mamatay. Yun yung karangalan at pagpaparangal sa Kanya. At paano mangyari yun? Mayroong magtaksil sa Kanya. Kaya sinabi niya, nagunihanan ng Panginoon sa pagsabi, mayroong magkakanulo sa akin, mayroong magtaksil sa akin. At yung mga apostol, hindi alam kung sino. May nagtanong si Juan, sino po, Panginoon? Kung sino yung bibigyan ko ng tinapay na naisawsaw? Siya na nga. At tinanggap ni Judas, kaagad si Judas ay umalis. Gabi na. Ibig sabihin, nagsimula na ang karimlan. Nagsimula na ang panahon na walang liwanag. Nagsimula na ang kapangyarihan ng karimlan. Kaya si Pedro lumapit sa Panginoon na sabi niya, handa siyang mag-alay ng buhay. Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Ialay mo ang buhay mo sa akin? Tumilaok na ang manok. Ibig sabihin, hindi pa araw. Tumilaok ang manok. Ibig sabihin, mga madaling araw pa. Tatlong bisis na magtaksil. Tatlong bisis na magtatwa si San Pedro. Sa buhay natin, pinangandakan natin gaano tayo kahusay. Sa buhay natin, pinapikita natin ng tao na tayo'y pinakamagaling sa ating debosyon sa Diyos. Pinapakita natin sa lahat na tayo'y ganun, umibig sa Diyos. Pero pala sa loob natin, tinatatwa natin ang Panginoon. Nagtataksil din tayo sa Kanya. Hindi tayo matapat sa mag-ibig sa Diyos. Hindi tayo matapat sa ating panampalataya at pag-ibig sa Kanya. Kinakailangan na ngayong panahon ng mga mahal na araw, atin pong tingnan na sa bawat paghirang at bawat pagtawag ng Diyos na at tayo mahirang na kanyang bayan, na bahagi ng kanyang pamilya, tayo ay tinutukso din ng kalaban sapagkat gusto ng kalaban, hadlangan tayo na makiisa sa Diyos. Hadlangan tayo na magbalik loob. Sa salitang Hebreo, tisyo ba? Hindi lang yan pagbabalik loob. Babalik sa Diyos. Inhadlangan tayo na babalik sa Diyos upang tayo'y maging isa. At ang ating pag-ibig sa Kanya'y magiging masigla sana. Ngayon, panahon sa modernong panahon o postmodernong panahon, atin ring tingnan, lagi tayong tinutukso ng iba't ibang kadahilanan. Kuminsan, itong panahon ng super-individualismo sa modernong panahon na kanya-kanya ng palo ang lahat ng tao, hindi na tumitingin sa ating paggawa ng buo bilang isang simbahan. Kinakailangan na nating magkaisa. Kailangan na nating isentro ang ating puso sa ating Panginoon. Sapagkat sa Kanya lang tayo magkaroon ng saysay ng buhay. Sa Kanya lang tayo magkaroon ng pag-asa para sa buhay na ganap at ikasyasya. Sa Panginoon lang magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang ating kaligtasan hindi po madali.
binayaran na ng dugo ng paghihirap ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon sa ating misa, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, ang ating katapatan sa Kanya, ang ating pananalig sa Kanya, sapagkat walang maliw ang katapatan ng Diyos, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap sa Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan naway hindi magkimkim ng hinanakit, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Hinayaan ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming mando, ang tinapay ng halang na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, umiinig ng patawad. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong mapagkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagalumong ang kaganapan ito ay aming makamtan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiwang sa kanyang pagpakasakit at pagkabuhay. Malupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa namang helsisyawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga patid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan niyo anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ang managaling na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan na rawan. Iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghen mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa balikat ko, ipa.
kalakasan. Aking buhay, alam-alam sa aking mga tupa. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan namin. Ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno kay mga narito at nasa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church. So, pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahihirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Ang mensahe po natin, may bukasyon tayo. Tinawag tayo ng Diyos na makiisa sa Kanya dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Pero dapat rin nating igpawan ang pagtatwa at ang pagtukso sa buhay sa ating pananalig, pagsasaksi at panampalataya sa kanya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag po sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako ng sa minyag na ikaw, iniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan.
Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykin taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.